2024, bagong taon, bagong mga paparating na laban para sa magigiting nating Pilipinong boksingero. Pero ang taong 2023 na yata, ang may maraming mga Pinoy na boksingero ang nagtagumpay sa kani-kanilang laban sa iba't ibang sulok ng mundo. Mga nagbigay karangalan at itinaas ang bandila ng Pilipinas. Nagpakitang gilas at ipinakita na walang inaatrasan ng mga pambato nating mandirigma. Kahit pa mismong sa balwarte pa ng kalaban, nagaganap ang kani-kanilang itinakdang laban. Kaya naman ating babalikan mga idol, ang mga Pilipinong boksingero na nagtagumpay sa kani-kanilang laban sa taong 2023 at kung paano nila brutal na winasak ang kani-kanilang mga nakasagupa sa ibabaw ng lona. Matapos nga po ang ilang sunod-sunod na panalo at ang pinaka-latest fight nga po nitong ating bida na si John Michael Zulueta mga idol ay nito lamang October 26, 2022 kontra nga po sa Thai fighter na si Otkuwik Kamlang Charway. Kung saan mga idol, ito na po ang pang-anim na beses na laban ng ating kababayan sa bansang Thailand. Naginanap nito lamang October 26, 2023. Sa laban na ito mga idol, may malinis na kartada ang ating pambato na 15 panalo, 8 ay tinapos by a knockout at 3 tabla. Samantalang ang kalabang Thai boxer ay may kartadang 4 na panalo, 2 ay tinapos by a knockout at 5 talo na. Kaya naman, ating balikan mga idol ang mabilisang laban ng ating kababayan na si John Michael Zulueta at kung anong klaseng laban ang ipinakita nito sa bansang Thailand. Victories and 4 defeats. Okay, so again at light flyweight, so 50 kilograms. These two are the little guys, so you always want to watch out for the smaller fighters because they have a higher work rate and they're super accurate. It's always better to watch the lighter guys. They always put on a great show. Both in the orthodox stance. Suriala just take a look. Good left hook there from the champion. Challenger just shelling up and trying to find some space, but Suyata finding a rhythm early on with his jab. Straight punches. Really fast jab there from Zuliata, going to the head and the body with it. Referee just telling him to keep his head up. Zuliata, and again lands that jab. Big clubbing overhand right there from Zuliata. Zuliata looks superbly confident. Unfortunately, just to me, Okawit just looks like he's a rabbit in the headlights of a truck so far. Another hard 1-2 there from Zuliata, trying to go to the body there but just missing. Punching very accurately and tremendous power for the weight. Just these straight punches, he just keeps sneaking through Okowitz's guard. Hook there from Zuliata. Okawit just firing back with his own boxing combos. Jab down the middle twice in a row from Zuliata, who's been in control for the majority of this round. Great flurry back there from Okawit. Going to the body and to the head. Here comes Zuliata firing back. Oh, good punch to the body there. That looks like that hurt Okawit as he drops his arm. Deflated, and there you go, down he goes straight and then left hook to the body. And I don't think Okawit is gonna get up. Is he gonna make the count? Yes, he is. Referee say to continue. We've got 41 seconds left on the clock. Is Zuliata gonna get it done in one round? All he needs to do is sneak in one hard shot to the body, right hand to the head, and again right hook to the body to Okawit. Good jab to the head there, and then straight to the body. Great level changing from Zuliata, that stays light on his feet, and again right hand straight to the body of Okawit. Let's see if he can keep the count or make the count at least. No, he's not gonna make it. So there you go, another first round knockout here in the first round. So we have 5 fights so far. Dito nga mga idol,
ay isang round lang nga po ang kinailangan ng ating kababayan para pabagsakin ng 2 beses at tapusin ang kalaban. At wagi si John Michael Zulueta na naidepensa ang kanyang Asian Boxing Federation light flyweight title. At may kasalukuyang kartada na 16 na panalo, siyam ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 3 tabla at kasalukuyan na Pinoy undefeated. September taong kasalukuyan, nang isa publiko nga po sa mga Pilipino boxing fans, ang isa pa nga pong anak ng 8th Division World Champion, Manny Pacman Pacquiao. Ang 19-anyos na si Emmanuel Bacosa Pacquiao, hanggang sa pagtungtong nga po ng 19 taong gulang ng batang si Emmanuel Bacosa Pacquiao, o mas kilala ngayon bilang Eman Bacosa, ay sinubukan na nga din itong pasukin at sundan ng yapak ng kanyang ama sa larangan ng pagbaboxing, kung saan nga po nagkaroon ng 2 laban ang batang Pacquiao ngayong 2023. Ang unang laban nito bilang professional boxer ay naganap nitong September lamang. Nakaharap nito ang isa pa nating kababayan at kapwa baguhan na si Jomel Kudjamat, na may tangkad na 5'7.5" at isang southpaw fighter, habang itong si Eman Bacosa ay may taas na 5'10" at orthodox fighter. At tabla nga po ang naging hatol sa bakbakan ng 2 boksingero. Ang 2nd laban nga po nito, December 12, 2023, kung saan nakaharap nito ang kapwa Pinoy boxer na si Noel Pangantaw. Kung sa unang professional fight nga po nito, mga idol, ay nauwi sa split draw ang resulta, ay nito lamang Biyernes nga po ay talaga namang nagpakitang gilas itong si Eman Bacosa, kung saan nga po winasak niya ang kalaban by a first round technical knockout. Dahil sa pagiging agresibong atake po kasi ni Pangantaw, ay naka-score ng counter uppercut si Bacosa, dahilan para bumagsak ang kalaban, wala pang 1 minuto ang nakakalipas sa unang round. Normal. Kaya naman, dahil sa pinsalang natamo, ay bigo nga po itong makatayo at magpatuloy sa laban, dahilan para makuha ni Bacosa ang panalo by a first round knockout. Sa edad lamang na 19 anyos, ay malayo pa nga po ang mararating ng batang ito. Bukod dyan ay may katangkaran din ito, mga idol. Marami nga po ang nagsasabi na malaki ang potensyal ng batang ito, lalo pat may galaw at marunong ding magbato ng sunod-sunod na kombinasyon. Kaya naman, ating abangan, mga idol, ang mga susunod pa nitong laban sa professional boxing. Matapos nga po ang masakit na pagkatalo sa kamay ng halimaw ng Japan na si Naoya Inoue by a third round knockout, ang ating kababayan noong June 2021 ay muling bumalik ng mas malakas at nakapagtala pa nga ng 3 magkakasunod na panalo. At ang pinakalatest fight nga ng ating kababayan ay nito lamang December 8, 2023 na naganap sa British Territory, Lion Center, Georgetown, Cayman Island. Ang tubong pili Camarines Sur ang tinaguri ang hot and spicy ng Philippine boxing. Ito'y walang iba kundi si Michael Dasmariñas, na may kartadang 33 panalo, 22 dito ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 3 talo at 2 tabla. Nakasagupan ng Pinoy sa bakbakang ito ang tinaguri ang El Bufalo ng bansang Panama na si George Sanchez, na may kartadang 19 panalo, 10 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at may 7 talo. Sa laban nga na ito, mga idol, ipinakita ng Pinoy na hindi porket dayo ay dehado. Ipinakita ng ating kababayan na si Michael Dasmariñas ang bagsik ng Pinoy pagdating sa ibabaw ng lona. Kaya naman, ating silipin, mga idol, ang video ng kanilang bakbakan nito lamang December 8. One or two little signs early in the second round that Dasmariñas, who composed himself, if you remember, when he went back to his corner, has now totally tuned in to the fight zone itself, live here on Fight Zone, and he's starting to make the class show. Roared on by this raucous Filipino support here tonight. This is like being in Manila.
have a big title fight. Desmarinas gets to work. I felt it had to happen. Suddenly he starts to back Sanchez up. Sanchez might pay for all the early energy expended here. He was menacing a lot of those punches thrown by Desmarinas, and they're quite chilling. They're hurtful punches, very well executed, and suddenly there's not a lot coming back. Desmarinas shifting the plot line immediately in this second round in very impressive fashion. As if to say, well done, Sonny, but don't mess with me. This is a home away from home for me. And I see the nod of the head there by Sanchez. Great shot. There's a bit of blood around as well. Yeah. A result of all those punches, and credit to him for taking all of them, but they aren't doing him any favors. They're not doing him any favors. You're quite right to say that, Russell. Calm and efficient, but suddenly cutting in every sense. Desmarinas. Double left hook, if you please. Yes, Sanchez is an easy target, but the thrilling accuracy of some of this work in the second round is taking one's breath away here. Crowd are absolutely loving this. Look good all around the hall here. Sanchez for once goes back onto the ropes. Desmarinas might be tempted to go for it here in a little bit. Sanchez is in a bit of trouble for me. And he did just the right thing in getting out of that corner. Good work from Sanchez again. Desmarinas is throwing the eye-catching shots, but Sanchez is refusing to allow Desmarinas to think he's made a big breakthrough. Talk about hands of stone, Roberto Duran from Panama. This kid has got a heart of absolute granite. It just will not break off. He got into his flow in this round because of the two halts in the action. And Sanchez immediately starts to put the head in where that cut is. And try to put a bit of panic into the mind of Desmarinas. As experienced as he is, he shouldn't be panicked, but you never know. It's worth a try if you're Sanchez. And more of a premium than ever in this really good fight tonight for Desmarinas to keep on boxing. Attacking right now, and again. And yet again, Sanchez is just walking through it. Desmarinas is coming on strong. And for once, Sanchez doesn't look so strong. And he's static on the rope. Donovan Bouch is taking a closer look. It's a brilliant stoppage from the referee. A brilliant victory for Michael Desmarinas. Maraming salamat po mga idol sa inyong suporta. At kung nagustuhan nyo ang video natin ngayon, huwag mo sanang kalimutan mag-like, subscribe, at pag-hit ng bell button para updated kayo sa susunod pa nating video. Maraming salamat po at God bless.